Magandang araw mga ka-TFT! Isang edisyon na naman ng TFT Newsbreak ang handog namin sa inyo ngayong araw ng Miyerkules. Ang mga tampok at trending na balita ay hatid sa inyo ng WeMart. Makisaya at mag-enjoy sa ikalawang anibersaryo ng WeMart na mamibigay na libreng iPhone 13 Pro kasabay ng malalaking discounts at marami pang sorpresa. Punta na at mamili sa WeMart Clock Tower para sa inyong pagkakataong manalo. At narito ang lima sa aming mga trending na balita. Pilipinas, pinag-aaralan na ang pagdadagdag ng mga benepisyo para sa mga Pinoy na fully vaccinated na. UAE, nagluwag na ng COVID-19 restrictions para sa mga kasalan at libing. Sharjah, libre na ang parking sa mga pampublikong lugar sa holiday ngayong October 21. Dubai Internet City, tinatayang magdadagdag ng 15,000 na mga bagong empleyado hanggang 2025. Alger Abrenica, hinamon si Kylie Padilla na ibunyag kung sino sa kanila ang unang nangaliwa. At para sa mga detalye, pinag-aaralan na ng IATF ang mga hakbang para mas mahikayat pa ang publiko na magpabakuna na kontra COVID-19. Ayon kay Vaccine Char Carlito Galvez, kabilang sa mga proposal na kanilang sinusuri ay ang pagbibigay ng unrestricted access sa mga pampublikong sasakyan, restaurants, tourism establishments at iba pang mga pampublikong lugar para sa mga taong kumpleto na ang bakuna. Layunin ng IATF na makamit ang daily vaccination target na 1.5 million. Samantala, muling nagluwag ng mga COVID-19 restrictions ang UAE bunsod ng patuloy na pagbaba ng bilang ng kaso sa bansa. Ayon sa National Emergency Crisis and Disasters Management Authority, maaari nang umabot sa 60,000 katao ang mga bisita sa mga kasalan at libing sa bansa at ang mga venue mismo ay hindi dapat lumagpas ng 80% maximum capacity. Lahat ng mga dadalo sa kasalan at libing ay kailangan magpa-PCR swab test na may negative na result na hindi lalagpas ng 48 hours. At para sa detalye ng iba pa mga trending na balita, tumutok lamang sa website at social media channels ng The Filipino Times. Sa ngalan ng Dubai Headquarters at Manila News Team, ako po si Neil B. mula sa Abu Dhabi News Bureau. Manatiling nakatutok at subaybayan ang mga susunod na trending na balita dito lamang sa The Filipino Times Newsbreak!